Kumita nga mga idol ng 38 million pesos itong isang NBA player na ito matapos nga nilang talunin ang team ng Lakers. Pero bago natin ipaliwanag at pag-usapan yan mga idol ay eto muna ang balita ni Adrian Wojnarowski na ikatutuwa nga ng maraming Lakers fans. Well, sabi ni Adrian Wojnarowski, D'Angelo Russell very much wanted a second chance in LA with the Lakers and you've seen the impact that he made coming back against Toronto the other night, playing great in a win and again tonight. Sabi pa dito, he wants to be the point guard of the future of this organization. He'll be a free agent this summer. So, in short nga mga idol, etong si D'Angelo Russell, si D'Lo ay gusto ngang bumalik sa Los Angeles Lakers next year. Gusto niya ng bagong kontrata dito nga sa LA Lakers. At yan mga idol ay nagustuhan nga ng napakaraming Lakers fans. Matapos lang kanilang na-witness na performances na ito ni D'Lo mga idol para nga sa kanilang team, ay ito, ang mga Lakers fans ay okay na nga daw sila kay D'Lo kaysa kay Kyrie Irving. Nalam na natin mga idol, last season pa ay nalilink na nga dito sa Lakers na gusto nga daw pumunta. Pero so far, no luck pa rin ang LA Lakers. Pero ngayong na-discover nga ng Lakers fans itong si D'Lo at kung ano ang kanyang kayang gawin at kung gaano nga siya ka-fit dito kay LeBron James at kay Anthony Davis, sabi ng mga Lakers fans, kalimutan na nga daw si Kyrie Irving dahil they have found their point guard nga daw for the future. At malinaw na malinaw nga rin daw mga idol na akmang-akma ang play style na ito nga ni D'Lo sa dalawang superstar ng Lakers. Isang beses niya pa nga lang daw nakakasamang maglaro itong si LeBron James at Anthony Davis. Pero kitang-kita nga daw natin yung kanilang potensyal kapag sila'y talagang nagkasama na ng matagal. Nung unang game nila laban sa Pelicans at ayun, tinambakan agad ng 20 sa first quarter pa lamang. Talaga naman mga idol na parang complementary piece nga daw itong si D'Lo para nga kay LeBron at kay AD. Kaya nga, ang sabi ngayon ng mga Lakers fans, no more na nga daw kay Kyrie Irving dahil masaya na nga daw sila dito kay D'Angelo Russell. At kung sakali nga rin mga idol ng kunin ng Lakers itong si Kyrie, mas piliin si Irving kaysa kay D'Lo, ay maubusan nga sila mga idol ng cap space ng pera para nga sa pagkuha ng magagaling na role players para i-fill up nga ang Lakers roster. Dahil nga rin mga idol, makailang beses na rin sinabi ni Kyrie Irving na gusto niya nga ng malaking kontrata or max contract na halos 40 plus million per year. So mauuwi na naman mga idol sa tatlong superstar tapos hindi ganun gagalingan ng mga role players. Pero kung kay D'Lo nga daw mga idol ay malaki pa ang pwedeng gastusin ng Lakers para makakuha ng matitino at makakatulong na mga role players. Pero kung kayo nga mga idol ang tatanungin, sino sa tingin nyo ang mas maganda para nga sa team ng LA Lakers? D'Lo ba o si Kyrie? At ngayon nga ipag-usapan na natin itong si Isaiah Hartenstein mga idol na kumita nga ng $700,000 or 38 million pesos nang dahil nga natalo nila ang team ng LA Lakers. Well, sa panalo nga kasi ng New York Knicks kahapon ay officially na silang tumama sa 40 wins of the season. At kapag nagka 40 wins ang Knicks, meron niyang bonus itong si Isaiah Hartenstein na $350,000. At kapag naglaro nga siya mga idol ng 1,350 minutes sa buong season, ay may another 350,000 bonus niya siya. At yun mga idol ay ganyang ang nakamit laban sa Los Angeles Lakers. Matapos nga mga idol ng kanyang magandang depensa kay Anthony Davis na nagresulta nga sa kanyang pagkababad sa ball game ay umabot na siya sa 1,350 minutes. So in summary mga idol, umabot ang kanyang team na Knicks sa 40 wins at nakapaglaro na nga siya sa buong season ng 1,350 minutes na nagresulta nga ng dalawang bonuses, dalawang 350,000. So in total 700K, 38 million pesos. Matapos lang ng kanilang pagkapanalo against sa team ng LA Lakers. So easy money nga mga idol itong si Isaiah Hartenstein matapos niyang makamit ang kanyang mga incentives.